kabataan, alam mo ba ang mga karapatan mo? Okay. Freedom of information po. Sa mga nangyari po sa ating gobyerno. Alam niyo po ba yung human rights? Saan narinig ko siya? Ngayon ko lang po siya na-encounter kasi po, topic pa lang po sa amin siya ngayon. Sa school po, tatopic pa lang po namin sa Monday po. Alam naman, ang karapatang mabuhay, karapatang maging malaya, karapatang kumain, karapatang... Wala na ibang karapatan, yun lang yun ang makasabi ng iba. Isang komplikadong issue ang human rights. Hindi ito yung tipong pinag-uusapan natin kapag chill lang tayo with friends. Pero alam mo ba na ang lahat ng ginagawa natin ay may kinalaman sa ating human rights? Yung malaya nating pakikipag-usap sa ating mga kaibigan o yung paggamit natin ng social networking sites gaya ng Facebook, Twitter o Instagram ay may kinalaman sa ating karapatang pantao na malayang pamamahayag. Kaya inalam naming mga Mulat-Pinoy Kabataan News Network Youth Reporters ang tungkol sa mga karapatang pantao at bumuo kami ng mga kwento tungkol dito. Kami mismong mga youth reporters ang nag-research, nag-interview ng mga tao at nag-shoot ng mga videos nito. Nagsama-sama ang 25 youth reporters ng MPKNN para matuto tungkol sa human rights. At ang kinalabasan, 5 ulat tungkol sa mga karapatang pantaong malapit sa puso nating mga kabataan. Ito ang Human Rights FYI for Youth Information. Mga storyang gawa ng kabataan para sa kabataan. Human rights, ayon sa mga experts na nakausap namin, ang human rights ay yung mga karapatang meron tayo dahil tao tayo. Ang human rights raw ay universal, interrelated, indivisible, at inalienable. Universal, para ito sa lahat. Wala itong pinipiling nasyonalidad, relihiyon, o gender. Inalienable, dahil walang sino man ang pwedeng magkait ng mga karapatang ito sa'yo. Indivisible, o dapat buo nating nakukuha yung mga karapatan natin. Halimbawa, yung karapatan nating mamuhay, kasama na rito yung karapatan nating mamuhay na malusog, yung nakakapag-aral tayo, at iba pa. At syempre, yung mga karapatan natin ay interrelated o magkakaugnay. Ang mga karapatang ito ay nakadetalye sa 30 artikulo ng Universal Declaration of Human Rights. Isa na rin siguro sa mga karapatang pantaong apektado tayong mga kabataan ngayon ay ang ating freedom of expression at kakayahang mamili. Panoorin natin ang kwentong ginawa ng mga kasama naming youth reporters tungkol dito. Uy, tingin ka dito. Tingin ka sa paligid mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakapink ka. Pambabae yan, di ba? Oh, bakit mo nilagay sa baso yan? Ang kape para sa tasa, hindi sa baso. Bakit mo sinisingit dyan yung french fries? Burger nga, di ba? Pati ang nakasingit, pati ang nakalagay. Ano yan? Anong lasa niyan? Saan ka naman nakakita ng french fries na sinausaw sa milkshake? Teka nga muna, teka. Pero ba naka-pink? Pambabae na? Ano ba pwedeng couple shirt to? Tsaka kailan pa nagkaroon ng kulay para sa babae at para sa lalaki? Itong kape, hindi ba pwedeng mag-ice coffee ako? Itong fries, hindi ba pwedeng sinasawsaw ko dahil gusto ko lang? Alam mo kasi, hindi dahil kakaiba sa paningin mo, ay masama na. Minsan nga, alam mo yun,
doon mo sa kanila mahahanap yun yung magagandang bagay. Minsan doon ka din talaga magiging masaya. Parang sila. Parang kami. I'm Jewel Rosemary F. Samara. I'm 17 years old. Ako si Jonathan B. Lopez, 18 years old. Regina Villacruzis, 15 years old. Ako nga pala si Stefan Cab Nicholson, 18 years old. I like playing soccer. It's my hobby. Makinig ng music, tapos magbasa ng Wattpad, magsulat. Kaya gusto kong pastor, sa pasukan magba-Bible school ako. Passion ko pong sumali sa mga banda. Battle of the Bands po. So ang ginagawa ko po, ako po yung gumagawa ng lyrics namin. Noong una, hindi ako sangayon sa kanila kasi nga hindi nila, ayaw nila nung gusto ko. Pero, nung sinunod ko sila, tapos kumuha ako ng course na sinabi nila, natapos ko. Ngayon, yung sarili ko naman, yung gusto ko naman yung tatapusin ko. Minsan, kumakanta rin po ako pag ako lang mag-isa. Nahiya po kasi ako. Tapos, uma-acting, ganun, pag ako lang mag-isa. Nahiya po kasi ako pag may nakakita sa akin. Tapos, yun po sa pagbabasa ng Wattpad, ganun. Parang ang saya ko pag ginagawa ko yun. Wala po may pigil sa akin. Especially yung nanay ko. Ayaw niya talaga. Gusto niya kasing magkaroon lang ako ng realistic dream. Gusto niyang makapag-aral lang ako, 4 years course, tapos magtrabaho. Actually, para sa akin, okay naman yun kasi gusto niya rin yun eh. Yun naman yung gusto, tsaka tama naman. Pero anong mangyayari sa akin kung gagawin ko ngayon gusto ng iba, magiging mayaman niya ako, mapera nga ako. Hindi naman ako masaya sa ginagawa ko. Pag nagpe-play ako sa harap ng madaming tao, feeling ko, na-escape ko yung reality, yung magulong mundo. I play that sports for exercise and to be a scholar athlete po. It's doing what you want and being a unique person. I want doing some boyish things. I wear boyish clothes, anything. I never wear doll shoes or what because I'm not girly. I'm not really that girly. Some of my friends did, but I don't care. It's about doing what you want and being who you are. Freedom of expression, isa rin sa mahalagang karapatang pantao para sa ating mga kabataan ay ang ating karapatan sa edukasyon. Tama, yan mismo naging topic ng grupo namin para sa aming report. Nag-focus kami sa college education. Alam naman natin na hindi lahat ng kabataan ay nakatutungtong sa kolehiyo. Dahil dito, inalam namin kung ang pagpasok sa kolehiyo ay isang habang karapatan o isang pribilehiyo. Mula pagkabata pa lang, ay tinuruan na tayo ng lipunan na pahalagahan ang edukasyon. Sa katunayan, ang paaralan nga ang isa sa mga lugar na una nating naaalala pagtanda. Dito kasi tayo namulat na ang edukasyon ay isang karapatan. Ngunit, sa ating konstitusyon, tanging pangprimarya at sekundaryang edukasyon lamang ang obligadong ibigay ng pamahalaan at hindi kasama ang edukasyong pangkolehiyo. Parang biglang nagiging isang pribileyo ang isang karapatan. Ano kaya ang masasabi ng kabataan dito? Bilang mamamayan ng Pilipinas, we have the right to have the quality education. It's not just education dapat quality education. So, it includes basic education and tertiary education. Dapat yung state mismo, nagbibigay siya ng free na quality education, lalo na dun sa mga hindi naman naka-afford. It's a privilege kasi kung sino makakakuha ng edukasyon. Hindi naman sa brighter yung future niya, pero meron siyang mga
yung tools and skills na matututunan through the schools na pinasukan niya to be able to survive sa after niya mag-aral. Naniniwala ako na dapat karapatan siya, pero sa konteksto kasi ngayon ng bansa natin, parang hindi pa natin kaya na gawin karapatan para sa lahat. Sa modernong panahon, dikit na ang makapagtapos sa kole-iyo para sa isang mas maganda at masaganang buhay na dapat lahat ay nakararanas. Pero bakit nga ba sa iilan lang ito napupunta? Yung nasa ating saligang batas, yung lumalabas na karapatan or right, sa basic education yon. So, sa makatwid, yung tertiary or higher education, in the case of sa Commission on Higher Education, may pagka-privilege siya, no? Kasi iba't iba na yung outcomes na tinatawag pagdating sa higher education, no? So, even yung pagpasok dito, iba na rin ang basihan. Unang-una, yung tinatawag nating merit and fitness, no? Kaya ba ng estudyante yung college work, no? Or higher education work? At meron ba siyang karampatang or sapat na resources, ano, para ilaan dito sa pag-aaral? Kasi alam naman natin na yung pag-aaral sa kolehiyo or for that matter sa BOCTEC, medyo may pressure yan, ano. Ayon nga sa Higher Education Data 2014 ng Commission on Higher Education o CHED, mahigit 3 milyon lang mula sa bilyon-bilyon pang kabataan ang nakapag-enroll sa iba't ibang disiplina para sa kolehiyo noong taong 2014. At 2 milyon pa rito ay nasa pribadong mga kolehiyo. Gaano pa nga ba kahalaga ang magkaroon ng diploma sa kolehiyo? Isang manipis na papel na lang ba ito o higit pa? Ito yung power natin, na kahit na hindi tayo umunlad as individual, pero pag meron kang edukasyon, pag meron kang pinag-aralan dito sa lipunan natin, kumbaga, makapangyarihan ka na ito. Kumbaga, yung magiging sandata ng bawat isa, yung edukasyon. Parang dun yung standard na education ng isang tao na pag nakatungtong ka ng college, parang edukado ka na. Kaya yun yung pinaka-importante na maabot ng isang tao, yung college level na education. Napaka-importante na may degree ka. Pero hindi lang degree lang yung kailangan, Kailangan mo rin yung determination mo. At yung degree, magiging sandata mo yan, Pero ikaw pa rin yung, ikaw yung sundalo ng buhay mo. Kahit na sa panahon tayong tilang nagiging pribilehiyo ang mga karapatan dahil sa pera at mga material na pangangailangan, may mga kabataang katulad ni Jan na nagpupursigi para matupad ang pangarap. Hindi naman kami below poverty or nasa poverty line. Middle class kami, pero nung nabawasan na yung namatay yung aking ama, nabawasan na ang aming financial resources, kaya naghuminto ako sa pag-aaral. Hindi nag-iisa si Jan sa ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, maraming hindi na nagpapatuloy sa kolehiyo dahil sa kahirapan. Meron tayong programa, no, to broaden access na tinatawag. So ang pamahalaan, meron siyang Student Financial Assistance Program, yung STFAF na tinatawag natin. Nakalaan yan para doon sa mga estudyanteng gagraduate sa high school na matataas ang grado. Usually nasa top 10 na mga yan. Ano? Well, aside from that, meron tayong yung pangkalahatan, medyo mas marami ang saklaw nito, yung Student Grants and Aid Programs natin. Sa ngayon, ang tawag natin dyan, tulong dunong. Ano? Bukod pa dyan, meron din tayong tinatawag na yung academic access mechanisms. Ano? Halimbawa, yung ladderized education program. Yung mga iba kasi, kulang yung kanilang pera, pangtustos sa kolehiyo. So, nagbo-BOCTEC muna sila. No? Halimbawa, meron tayo sa HRM lang, merong component yan sa TESDA. So, kung ladderized yan, yung mga nanggagaling sa TESDA, pwedeng umakyat at puntang kolehiyo. Pero, maaari kayang sapat na ang lahat ng mga ito para matugunan ang problema? Karamihan kasi sa mga polisiyon na pinapasa ng government natin, yung framework na ginagalawan niya ay ang pagtanaw sa edukasyon bilang sa privilege ka. Kaya rin, marami yung hindi nakaka
nakaka-enjoy sa ride na to. Nandiyan yung financial capacity, financial capability. At the same time, marami pang factors actually. Bukod pa sa hindi nasusustentuhan ng gobyerno, nandun din yung siguro factor sa family nila na hindi lang sa income, nandun din yung sabi natin merong pagtatalo sa pamilya, nandun yung baka nagkakahiwalay na yung magulang. Yung mga bagay na to, hindi siya yung tipong makakapagbawal sa'yo na pumasok sa paaralan dahil hindi nyo afford. Pero nandun yung emotional or social effect niya na masyadong siyang maraming pinoproblema para maibigay niya yung attention niya sa iba pang bagay na kasing laki ng pag-aaral. Nakapag-aaral ako sa public school, nakapag-aaral ako sa private school. Nakita ko na kulang sa, lalo na sa mga pampublikong paaralan, yung mga facilities. Maraming yung school nga namin doon sa isang bukirin. Sa daanan pa nga lang, hindi na napapansin. So tuwing tag-ulan, yung ano namin, yung baha na kakaabot dito sa Bewang, lahat ng mga gamit namin doon basa. So yun yung napansin ko na kahit sa probinsya man o dito, parang may pagkukulang pa rin ng gobyerno. We are all born free and equal. Iyan ang nakalagay sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations. Pero kung pangkolehiyong edukasyon ang pag-uusapan, ang pagkapantay-pantay ay tila isang pangarap. Pangarap na mahirap makamit dahil na rin sa iba't ibang problema. Ang edukasyon ay isang karapatan. Sana lumawak pa ang programa ng gobyerno sa pangkolehiyong edukasyon at mas marami ang makinabang. Sana maabot nito pati ang mga malalayong probinsya. Pero sa ngayon, nasa iyo ang desisyon. Nasa iyo ang pagsisikap at pagkilos para sa iyong magandang kinabukasan. Sinubukan kong sabihin sa iyo na ayoko. Ayoko dahil wala namang kinalaman ng buhok ko. Kahit ito pa ay kulot, natapakan at laitin mo ang aking pagkatao. Sinubukan kong sabihin sa iyo na hindi batayan ang tangos ng ilong ng kagandahan, na hindi nasusukat sa dami ng likes at followers sa Twitter at Facebook ang pagkatao. Sinubuan kong ipadama sa'yo na hindi dahil sa ako'y maralita ay may karapatan ka. Natawagin akong busabos, patay gutom at palasa dahil biktima lamang ako ng isang bulok at mapang-aping sistema. Sinubukan kong ipaunawa sa iyo na lahat tayo ay may karapatang magsalita, maglahad at magpahayag ng ating nararamdaman at mabuhay ng walang balakid at banta sa pagpapakita ng kung ano ang siyang dapat at wasto ng kung ano ang siyang totoo. Sinubukan kong ipaunawa sa iyo na walang dahilan na ako'y iwasan dahil lang sa magkaiba ang ating sinasamba, itatwa at pagkaitan ng pantay na pagtingin sa lipunan. Ngunit inunahan mo na ng suntok. Suntok na nanatiling pasa sa aking puso. Kaya pinili kong mag-isa dahil may kurot at dahas ang binibitawang pangungutya. Ngunit inunahan mo ng sampal.
sampal sa mukha, na kahit ano pang kolorete at magandang damit ang aking isuot, hindi pa rin ako tatanggapin ng mundo. Nas tuwing haharap sa iba, kahit sa simpleng pagtatanong ay nahihiya ako. Ngunit inunahan mo ng tadyak sa aking pagkatao, na tuluyang nagpalayo sa natatangi kong pag-asang umundan. Kaya ako napilitang kumapit sa patalim, at ngayon ay mapiit na isang seldang malilim. Salitang maaaring humusal sa aking bibig at maglabas ng katotohanan, na maipahayag ang mga salitang maaaring bumago sa kasalukuyan at sa lipunan. Ngunit inunahan mo ng hampas sa aking paniniwala at sa aking Diyos, sa pagsunod sa aking kultura at tradisyon, sa lahat na nagpapakita ng aking pagkakakilanlan. Sinubukan kong sabihin sa'yo. Sinubukan kong ipadama sa'yo. Ngunit hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig. Ngunit hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig. Articles ng Universal Declaration of Human Rights, halos 12 na ang napag-usapan sa mga videos. Oo nga, mahalaga rin na alamin natin ang Article 29 at 30, yung responsibilidad na kailangan natin protektahan ang karapatan ng ibang tao dahil hindi ito basta-basta pwede kunin ng ibang tao. No one can take away your rights. Para sa ating susunod na kwento, kilalanin natin si Maricon. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging political detainee upang patuloy na ipaunawa sa kanyang mga kasamahan ang iba't ibang mga karapatang pantao. Known si Maricon, no, since elementary, from elementary to high school, na isa talaga siyang student leader. Lagi siyang president ng kanyang klase. Matalino siya at marami talagang high expectations. Si Maricon ay isang masayaing bata. Abutan ko siya sa College of Mass Communication ng siguro isa o dalawang taon. Mag-abot kami. So, bilang isang filmmaker na kita ko siya na nakikihalubilo sa mga kabatch niya. At very creative. Nag-iisip ng mga ideas para sa kanilang film classes. Nakaka-empower siya. It's a very good thing to hear na these metal bars do not stop you from serving the people. Aktibo siya dito sa loob ng Diliman at maging sa labas naman ng Diliman, aktibo siya. Nakakalungkot lang isipin na negative yung pagtingin ng ating gobyerno sa mga taong nagde-decide na gawin yung mga ganong bagay tulad ni Maricon. Taong 2009, nang napagdesisyonan ni Maricon na mamuhay kasama ang mga magsasaka sa Mabayabas Village, Taysan, Batangas.
Bilang film student, naniniwala siyang makapangyarihan ang paggawa ng mga pelikula upang masalamin ang tunay na kalagayan ng lipunan. Ikatlo ng Hunyo taong 2010, bigla ang pinaputukan sila Maricon at ang kanyang mga kasamahan na sina Romiel Canete at Ronnie Lobaez ng mga miyembro ng Philippine Air Force habang nasa loob ng bahay na kanilang tinutuluyan. Nasugatan si Maricon mula sa pamamaril. Sa kanilang pagkakadakip, nakaranas sila ng mental at psychological torture. Samantalang nakaranas ang kanyang mga kasama ng pisikal na pang-aabuso mula sa militar. Walang basihang sinampahan ng kaso sina Maricon ng illegal possession of firearms and ammunitions, illegal possession of explosives, at violation of the Omnibus Election Code Category P&Q, kung saan ipinagbabawal ang mga ordinaryong mamamayan sa pagdadala ng mga baril at paggamit nito tuwing eleksyon. Maglilimang taon nang nakabilanggo sina Maricon sa Batangas Provincial Jail. Bagamat nakakulong si Maricon, hindi nakakulong ang kanyang malayang diwa at isip. Si Maricon, when she was inside the prison, sindi nga patuloy siyang nagmumulat sa kasama niya si Bill. Inelect siyang mayora. Yung mga kasama nila sa Bill, they aren't aware that they have rights. Akala nila once bilanggo ka, wala. You can be treated like trash. You can be treated like you're not a person. So, Maricon, along with yung mga kasama nila, Batangas 6 sila ngayon, they let the people know na, uy, no, you're still a human, you still have rights. You can't allow the officers to remove your basic human rights just because you're under their administration or whatever. So parang nagkaroon sila ng mga human rights day inside the jail, people celebrated their rights. Ang alam ko ang ginagawa nila doon, may livelihood program sila doon sa kanilang cell block, doon sa mga babae. Meron silang isang kooperatibang itinayo na meron silang maliit doon na sari-sari store. At nakikita ko rin naman sa mga videos ng mga bumibisita doon. Patuloy pa rin yung pagiging aktivista ni Maricon kahit doon sa loob ng nung kulungan. Aktibong nakikilahok si na Maricon at ang mga kasamahan niyang kababaihan sa 1 billion rising, kung saan sama-sama silang nakisayaw at nanindigan upang tuldukan ang karahasan laban sa mga kababaihan. Nagkaroon rin ng livelihood ang mga kababaihan doon, kung saan gumagawa sila ng papel na bulaklak at pinapabenta sa mga bumibisita sa kanila. Ginagamit nila ang kita para mapaunlad ang pamumuhay ng mga kasamahan sa loob ng Batangas Provincial Jail. Si Maricon ay tumatanda. Of course, wiser, hopefully, and stronger. Nung kabibisita namin sa kanya ng first day, mataas yung moral niya kahit walang hiling. Parang mataas yung moral na, hindi, tiwala ako na kaya pa rin natin ito. Ginamit niya yung panahon to develop her own skill set, to identify her strengths and weaknesses as a person. Sa court, para ma-address yung usapin ng kabagalan ng pag-schedule ng hearing, nag-launch kami ngayon, nag-ayos kami ng letter writing. We invite anybody, everybody, to write the judge so that she will at least consider setting hearings for Maricon Montañez. Project Freedom was created to voice out the concerns of both political prisoners being detained, unjustly detained, as well as similarly can be connected to artists, the problem of censorship, and allow a freedom of expression for the artist to express whatever he or she wants to be in the same way that we want political prisoners to be free. So it tries to maximize all sorts of venues, whether it be gigs, kanyan, or art fairs, to create noise for Maricon and the situation of political prisoners. Ang freedom of expression ay isang batayang karapatan ng bawat mamamayan na nandito sa Pilipinas. Well, at isa sa basic human rights, ang freedom of expression. Ito ay nakaangkla doon sa iba pa nating mga basic human rights.
paano ba natin ginagamit yung freedom of expression na yun? Para lang ba yun sa sarili natin? O para ba yun sa pagpapanawagan natin ng pag-address ng mga current social issues na namamayani dito sa ating community? Kaya gamitin natin yung freedom of expression natin para mamobilize din natin yung kapwa-kabataan natin na mayroon pa talagang pag-asa na baguhin yung ating lipunan. At yun ay nagsisimula sa pag-realize natin na yung freedom of expression natin ay mahalaga para makamit. Masyadong napapansin ang halaga ng pagkakaroon ng isang ligtas na tirahan at kapaligiran. Ang huling kwentong ipapakita namin ay patunay na kahit sa sarili nating bahay, pwedeng maabuso ang ating mga karapatan. Pero ang higit na mahalaga, malaman kung paano ito ay matutugunan. Ang ulat na ito ay tungkol sa karapatan ng mga bata na magkaroon ng ligtas na tirahan at kapaligiran. Ito ay base sa tunay na buhay ng isang batang nakilala namin. Ang kwentong ito ay patunay na kahit sa sarili nating bahay, pwedeng maabuso ang ating mga karapatan. Panoorin kung papaano sa susunod na storya. Siyempre, natatakot ako. Kasi may mga times siguro na pwede kang mabaril, pwede kang masaksak. Pag talagang nasa labas ako, feel ko talaga hindi ako safe. Medyo maselan yung kwento ko, kaya tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jessa. Ako ay 15 taong gulang na at nakatira ako sa barangay sa Pilipinas sa tinatawag na Tinago dahil tinago sa edukasyon, sa kaalaman at sa tulong ng gobyerno. Maidi-describe ko yung barangay Tinago sa magulong komunidad. Kasi makikita mo yung maraming nagpapatayan, tapos yung nakapatay pa, palakad-lakad, may nakabaril na, maraming mga magnanakaw, tapos kulang sa edukasyon, maraming hindi nakakapag-aral, mga walang kaalaman, tinsa super dami ng mga kababaihang maagang nabubuntis, tapos yung gobyerno parang walang nagagawa. Sa family ko, apat kaming babae, tatlong lalaki. Yung kuya ko, siyang tao, mabait siya, tapos sa mga lalaki parang matino siya na hindi siya basta-basta as yung sa mga ginagawa ng mga kalalaki na nagka-cutting. As in, priority niya talaga yung pag-aaral niya. Hindi ko ini-expect talaga na gagawin niya to. Kasi nagpaparent siya ng CR. Hindi lang dahil sa pagpapaligo, sa pagdudume, ganun. Nagpaparent siya sa mga nagsasabu. Kaya syempre nagulat din ako kasi hindi talagang ang layo ng ugali niya. Parang unexpected talaga. Minsan, pag may pumupunta sa bahay na magsasabu, binibigyan siya ng 30 pesos kasama na ilaw. Pag minsan, kapag benta na binibigay sa kanya, hindi niya binubuksan yung ilaw. And then, pag for example, umalis na yung mga nagsasabu doon, tapos bibili naman sila ng shabu, babalik na naman sila, another 30 pesos. Siguro, 3 beses sa isang linggo. Ganun. Kasi mga trabahador din yung mga nagsasabu. Bumibili sila ng shabu kapag time ng sahuran nila. Nalaman ko yon kasi wala kasi ako nun sa bahay. So pagdating ko sa bahay, syempre, kailangan ko ring mag-CR. Pagbukas ko ng pintuan, kasi sa labas yun may tao sa loob. Tinanong ko siya kung sino yung tao, walang sumagot. Kaya
sinabi ko, "Kuya, ikaw ba yan? Gumaganan ako." Pero wala pa rin kumikibo. Tinulak ko siya. Yung una, hindi ko alam po anong ginagawa nila. May namumula yung mata, tapos may pinagpapawisa. Nalaman ko na lang siya nung may parang hawak silang tawas. Tinanong ko si Kuya kung bakit may tao sa CR, kung anong ginagawa nila doon. Hindi siya kumikibo. Tapos sabi ko, "Kuya, may nagsasabu sa loob, hindi mo na pinagbawalan." Sabi ko, "Magkano ba yung binabayad niyan sa'yo?" Sabi niya lang, bakit? Wala akong pera eh. Sabi niya ganun. Siyempre, sa part ko, sobrang nagalit ako kasi ginagawa niya yun para lang magkapera siya. Ginagamit niya yung pera sa pag-rent ng CR sa online games. Yung kinakatakutan ko na mangyari sa family ko is yung makulong sila. Kasi syempre sa edad na 17 years old, hindi pa siya pwedeng makulong eh. Kaya syempre yung madadama yung parents ko na wala namang idea sa mga ginagawa niya. Yung epekto nun sa akin, syempre natatakot ako. Kasi may mga time siguro na pwede kang mabaril, pwede kang masaksak. Pag talagang nasa labas ako, feel ko talaga hindi ako safe. Nalaman ng parents ko yung ginagawa ng kuya ko. Kasi sinumpong ko talaga siya. Kasi ayoko namang manahimik lang na mali yung ginagawa ng kuya ko. Kukonsintihin ko pa, yung ganun. Nung nalaman naman ng parents ko, super nagalit talaga sila sa mga nagsasabu na siguro na parang naudyokan din si yung kuya ko na na magbabayad naman kami, ganun. Siguro nasilaw din yung kuya ko sa pera na super na-addict siya sa computer games. Sinabi ng parents ko sa kanya na patitigilin siya sa pag-aaral kapag hindi pa siya tumigil sa mga ginagawa niya. Merong pinalagay yung mama ko rin ng gates. Nagpalagay na siya ng gate para wala nang pwedeng pumasok. Kung papasok man sila, kakatok sila. Alam namin kung sino yung tao. Yung gusto kong pagbabago sa Barangay Tinago, gusto kong magkaroon ng tinatawag na kapit-bisi. Magkaroon sila ng magandang edukasyon. At syempre sa mga nagsasabu na gusto ko rin na maano yung sa barangay officials na tulungan nila yung mga magkaroon sila ng activities about sa mga nagsasabu. Ideal ko sa community namin is yung kapit-bisig, sama-sama kami, may mga naglalaro, masaya. Importante talaga na lumaki ang bata sa ligtas na lugar kasi syempre para maging ligtas siya habang lumalaki, walang masamang mangyari sa kanya. At hindi siya matulad sa mga tao gumagawa ng masasama. Sana ay marami kayong natutunan mula sa mga ulat namin. Mula sa freedom of expression hanggang sa karapatan sa pagkakaroon ng ligtas na tahanan. Tulad nyo, dati wala rin kami masyadong alam tungkol sa human rights. Pero nasa kamay pa rin ng mga kabataan na kasalalay ang pag-alam tungkol sa mga karapatan natin para maitaguyod ito. Hindi lamang para sa atin, kundi para na rin sa ibang tao. Kapag mas marami tayong alam sa sarili nating karapatang pantao, mas mapoprotektahan tayo laban sa mga aabuso nito. Kung gusto niyo mapanood ulit ang mga storya o magkaroon ng mas malawak na impormasyon tungkol sa mga karapatang pantao, pumunta lang kayo sa mulatpinoy.ph. Pwede niyo rin kaming i-like sa Facebook at i-follow sa Twitter or Instagram. Muli, ito ang mga ulat ng Mulat-Pinoy Kabataan News Network. Human Rights FYI, for youth information. Mga storya ang gawa ng kabataan para sa kabataan.